So yan, pidyot yung ating example ngayon. So wala namang pinagkaiba sa wiring harness ng Mazda, wiring harness ng Hyundai, Toyota. Same procedure lang mga katropa yung gagawin nyo. YouTube channel mga katropa. So ngayon may i-share naman ako sa inyo mga basic information lang about sa ating kung paano tayo mag-check ng continuity at mga ibang trouble about sa ating hard starting mga katropa, cranking without starting. So bibigyan ko lang kayo ng dalawang input tsaka dalawang output mga katropa about sa ating hard starting, cranking without starting tsaka ibang info about sa mga pagmainit na namamatay na, yung mga ganyan, mga basic lang mga katropa. Bibigyan ko lang kayo kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaganon yung ating isang engine mga katropa. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel mga katropa, lalo na mga subscriber, YouTubers, yan, sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel, yan, maraming salamat sa inyo mga katropa. Yan, shout out sa Mechanic Group admin, kay parang yan dyan, kay parang Louis, sa ibang group admin mga katropa, maraming salamat, lalo yung mga admin at yung mga member, yan, sa pagsuporta sa aking channel. So yun nga mga katropa, isishare ko sa inyo kung paano natin i-test yung continuity, tsaka siyempre bibigyan ko na rin kayo ng dalawang input, dalawang output, i-check natin yung continuity nila at yung kanilang mga function mga katropa. Isishare ko lang sa inyo, basic lang mga katropa. So let's go. So meron tayong buong harness dito mga katropa, yung pinaka main harness nya yan. Meron pa tayong ignition coil, siyempre, tsaka meron tayong mga injectors, yan, nakatapat sa kanilang mga socket. Ganyan lang yung basic position natin mga katropa. Tapos meron tayo siyempre yung crankshaft sensor, meron din tayong camshaft sensor, siyempre. At hindi mawawala siyempre yung pinaka utak, yan, siyempre yung ating ECU mga katropa, yan. Meron siyang tatlong socket. Siyempre yung isang socket nandun sa sa compartment niya. So ito papunta sa mga iba-ibang module. Yan. So yung harness natin na to ay yung sa engine harness lang mga katropa. Yan. Wala dito yung mga module ng ABS, EPS or kung anong module, wala rito kasi nandito yun, naka-connect yan mga katropa. Nandito kasi yung kanyang can high can low dito sa area na to sa socket dito mga katropa. So pag-usapan natin yung sa engine lang yan, kasi nasa ito engine harness yan mga katropa. So syempre bago tayo mag-umpisa, kailangan meron tayong multimeter, yan yung aking multimeter. Syempre meron tayong special tools, yung mga pantusok natin. Ayan, dalawa yan. So kasi nga, checkin natin ngayon yung continuity tsaka yung basic information about coil, injector, crankshaft, tsaka camshaft. So syempre, papasok lahat dito sa ECU yan. So yun mga katropa yung ating topic ngayon. I-show ko sa inyo kung paano tayo mag-check ng continuity. So ngayon mga katropa ay checkin natin continuity ng ating crankshaft tsaka ating camshaft sensor. Ito yung ating camshaft sensor. Ito. Ayan. So, itong dalawa na ito mga katropa, yung ating camshaft at crankshaft sensor ay yung ating input. Input yan mga katropa. Nagbibigay ng signal papunta sa ECU. Tapos,
ECU naman ilalabas sa output. Kung alin yung connected na output, yun yung bibigyan ng ECU ng signal. In, papasok sa ECU, tapos ilalabas ng ECU naman, mga katropa, papunta sa... So, gaya nga na sinabi ko, mga katropa, yung camshaft connected sa ating coil, connected sa ating fuel injector. Kahit itong ating crankshaft connected din dyan, kagaya ng nasabi ko, mga katropa. So, ito yung ating output injector, tsaka yung ating coil, yung ating output, mga katropa. Yan. So, ngayon, paano tayo mag-check ng continuity, mga katropa? Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, yan, sa mga baguhan or mga tropa natin na hindi pa nakakaalam, na siyempre, gaya sinabi ko, kung susubaybay tayo sa ating channel, so malalaman natin kahit paano, mga katropa, dahil meron tayong basic information. So hugutin natin itong socket ng... So, yan. Yan. So nandito yung ating input tsaka yung output. Yan. So gumawa ako ng diagram para mabilis lang natin ma-check yung ating continuity, mga katropa. So ito yung aking diagram basic, mga katropa. Ginawa ko na yan para mabilis ko lang ma-share sa inyo yung kung paano. So yun, mga katropa. So ngayon gagamit tayo siyempre ng multimeter. Tayo ng multimeter. Pagka magsusukat tayo ng continuity, gagamitan lang natin ng resistance lang, mga katropa, yung ating resistance. So gagamitan natin siya ng resistance. E, gagamitin natin yung ano, yung may tunog na lang, mga katropa, yan, para malaman nyo lang din. So gagamit tayo ng mga pin para sa pagtusok natin. Okay, bago yung lahat, mga katropa, bago pala natin i-check yung ating continuity, ay naka-disconnect yung negative battery at positive battery para sure, mga katropa, na walang kuryente na supply na dumadaloy sa bawat ano, mga katropa, yan. So yan, mga katropa, unahin natin sa crankshaft sensor, unahin natin yung kanyang signal. Unahin natin itong yellow. Tutusok nyo lang dyan, pero dahan-dahan lang kayo na pagtusok, mga katropa, dito sa pin. Yun talagang ano niya, nandito sa likod. Tinutusok yan. Pero mas mapapadali kasi tayo rito, mga katropa. Huwag lang natin papakatusok, mga katropa. Yan. So, tapos, ito yung pinaka papunta sa ECU socket. Socket to socket tayo, kumbaga point to point tayo para malaman lang natin na okay yung ating harness. So, tinandaan ko na yan. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tumutunog siya. Ibig sabihin, okay yung ating harness, mga katropa. So, ngayon, tanggalin natin yung tunog, mga katropa. Yan. Basahin natin ng walang tunog, mga katropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin lang natin yung pagkakaano, mga katropa. Yan. Yan, kung mapapansin nyo itong ating multimeter, naglalaro siya sa 0.1, 0.2. Yan yung tamang reading ng ating harness, mga katropa. 0.1 or 0.2. Pag tumaas dyan, ibig sabihin may problema yung harness, mga katropa. Yan yung reading ng walang supply, walang kung ano-ano, nakahugot lahat ng ating terminal battery. Pag mag-check tayo ng continuity, mga katropa, yan. Mapansin nyo, 0.1, 0.2. So, punta naman tayo ngayon sa ground. Yan, itong black ground. Lipat natin dito sa ground. Kung ipapakadiin, mga katropa, masira yung ating pin. So, yan. Tayo sa ground is, nandito lang yung ground natin. 1 and 2. Yan. Yan natin. 0.1, 0.2. Naglalaro lang yung ating harness. Ibig sabihin, okay yan. Kahit i-off natin yan, lagay natin yung may tunog, kasi kaya ko nilalagay may tunog, mga katropa, para mas mabilis kung maano. Pero kung mahilig kayo nagbabasa ng ano, mas maganda. Para kung walang beep yung inyong multimeter, kayang-kaya yung basahin yan. Dipat natin. Yan, no?
Diba? So kasi hindi natin mababasa rito pag may tunog. Yung ano mga katropa, halimbawa yung wire, kasi sa wire, ito yung wire natin. Kasi sa wire minsan pagputol yan, meron naka-connect pa na konti. Kumbaga dalawang ano niya, hibla or tatlong hibla. Tutunog at tutunog pa rin yan. Pero pag yung hibla is tatlo na rin nakakabit, mapuputol na mga katropa. Pag nilagay nyo rito, mag-iiba na reading yan mga katropa. Mamaya tetestingin natin mga katropa. Kasi yung lahat ng ano ko ay putol yung wire. Yan. Hindi ko lang alam yung meron pa natitirang hibla na isa or dalawa. Yung mapuputol na lang. So yan, yung ating ground. So ngayon pupunta tayo rito sa ating supply. Supply, constant supply ng ating sensor is 5 volt lang mga katropa. Pag tinesting natin ng naka-off yung engine, naka-on tayo, so mataas yung supply niya. Pero pagka umaandar na yan, isusupply ng ating ECU is constant 5 volt. Kasi meron siyang ano sa loob ng ECU para i-convert sa 5 volt yung supply niya sa sensor. Yan, so ano natin supply. So, chinek ko siya rito. Wala siya rito, nandito siya sa kabila mga katropa. Yan. So ito siya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 0.1, 0.2. So ibig sabihin, okay yung harness natin. Ito isang halimbawa lang naman mga katropa. Okay naman talaga yung harness ito, walang problema. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung chichikin. Yan. Paano kung wala kayong diagram? Siyempre hindi nyo pa alam mga katropa. Yung gagawin natin mga katropa, halimbawa ito nga ground. Ah, nasa ano tayo pala, supply. Hindi natin alam. So syempre yung kasing ginagawa ko mga katropa, hindi baling matagal ako, basta ma-confirm ko lang na walang putol yung mga wire. Sa akin walang problema mga katropa, lalo na at walang diagram. So iniisa-isa ko yan. Halimbawa dito tayo sa sensor crankshaft, yan, wala akong diagram. So syempre alam natin na lahat ng wiring na sensor nasa loob papuntang ECU, input nga lahat yan. So yan, lalagay ko rito, iniisa-isa ko yan mga katropa, pinagtsatsagaan kong isa-isa yan. Kahit nung una pa lang, pinagtsatsagaan ko ng isa-isa yan. Lalo na walang mailabas na ano, na diagram. Kung maghihintay tayo ng diagram, so matagal pa yun. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang na isa-isa yan. Tinutusok kong isa-isang ganyan, hanggang sa makuha ko yung reading niya mga katropa. Yan, nandito yan. Yan, yan. 0.1, 0.2. Yan. Yung kanyang ohms. Dapat yan lang mababasa nyo. Mababa lang mga katropa. Pag tumaas dyan, iba na yun. Kailangan nyo na chicken yung harness. Yan. So, tapos na tayo sa ating crankshaft sensor. So, ganun din. Punta naman tayo sa ating camshaft sensor. Ito yun, oh, mga katropa. Tingnan nyo. Wala. Hindi nyo makikita kung alin dyan yung walang nag-i-indicate na itim, pula. Ay, hindi nyo pala nakikita mga katropa. So, yan. So, sa camshaft sensor, walang nag-i-indicate na itim, pula, o ano yung ground, o ano. So, sa iba-ibang ano kasi mga harness ng mga ibang sasakyan, mga katropa. So, yung gagawin natin, ganun pa rin. So, chichikin natin isa-isa yan. Maikumpro lang natin na may continuity, mga katropa. So, sa camshaft tayo, unahin na natin yung na to, blue ba yan? So blue dito siya. Ah, nandito siya mga katropa. Try natin dito, 1 2 3 1 2. Tingnan muna natin yung may sound para alam natin yung ano. Yan, lagay muna tayo sa may sound, tsaka na lang natin tanggalin kung babasahin na natin yung ano, yung pinaka ohms niya. 1 2. Yan, meron. Diba? So, tanggalin natin yung sound. Tingnan natin bababa. Hanggang 0.5, 0.4, 0.3. So, matagal siyang bumaba mga katropa. Yan, oh. Diba? Tagal. So, lagyan natin ng yan, 0.1, 0.2. Naglalaro siya. Diba, mga katropa? Yan yung ating ground. So, ngayon, lilipat ulit tayo sa gitna. Sa gitna ay yung ano, yellow. Yellow signal. Yellow.
So nandito pa rin yan mga katropa sa ating 1, 2, 3 or nandito siya sa kabila. Yun, gumalaw ba? Ayun, nandito siya dito sa kabila. Ayan mga katropa, at least alam nyong nandito lahat sa papasok sa ECU mga katropa. So sabihin natin, ano, tapusin muna natin to mga tropa, ha? Bago natin expand. So lipat naman tayo dito sa white. Nasa loob ng ECU, pasok, di ba? Okay yung harness natin papuntang ECU. So dito naman tayo sa kabila. So meron. Ayan, andito. Tropa. So tanggalin natin yung sound. So 0.1, 0.2 naglalaro. So yun. Yan. So okay yung ating harness ng crankshaft at camshaft. So hindi na natin siya pag-iisipan. Halimbawa, hindi umaandar yung ating sasakyan, cranking without starting. So na-check na natin yung harness, lalong-lalo na yung sa crankshaft na isa sa panggagalingan din ng ating cranking without starting. Yan. Either sabi ko nga crankshaft sensor or harness. Kaya lang natin chine-check yung harness, kinukonfirm natin mga katropa para hindi natin pag-isipan na may problema ba o wala sa harness. Yan. Kaya natin ginagawa yung continuity test mga katropa. Yun, 0.1, tandaan nyo mga katropa, bawat isang hibla ng wire na ganyan 0.1 yung reading hanggang 0.2, ibig sabihin good wiring. So gaya na sinabi ko mga katropa, bago tayo pumunta rito sa gantong procedure or kung ano-ano ang procedure, meron tayo nakita check engine, ayaw mag-start. So pwede muna natin scan muna bago natin na gawin yung gantong procedure para magkaroon tayo ng idea sa mga gagawin natin mga katropa. So ngayon, punta naman tayo rito sa ating coil. Bibigyan ko lang kayo ng basic mga katropa sa coil. Mabilisan lang. So yan yung, ito yung coil natin, socket. So, ibig sabihin, wala siya signal galing ng ECU, ay mag-start, walang spark, number 1 walang spark, number 2 walang spark, number 3 walang spark, lahat walang spark mga katropa, or misfire. So ngayon, pupunta tayo rito sa ating coil, coil socket, papuntang ECU, check natin yung kanyang harness. So same procedure tayo mga katropa pagdating dito sa coil, yan. Yung unang chechekin natin yung para makasigurado tayo ground. Ito yung ground nya mga tropa. So yan, yan yung ground. So ito yung ating multimeter, yan. So tanggalin muna natin yung ating ECU. Yan. So dito natin lalagay yung ating multimeter. So ito yung ating coil, yan. So sa ground muna tayo. Saan natin chechekin yung ground? Body ground, battery. Yan, dyan natin chichikin yan. So, lagyan natin ng sound para sa resistance nung ito yung kanyang ground coil. Yan, ito mga katropa, kung makikita nyo, ito yun. Yan. So, chichikin natin. So, meron siya. Yan. Tignan natin yung kanyang resistance. Kung ilan, 0.1 mga katropa yung ating resistant coil. So, yun. At least alam natin na meron siyang lahat ng dito sa taas, isa lang yung ground niyan mga katropa. Yun lang yung ground niyan, body ground, negative battery, yan yung ground. So ngayon pupunta tayo sa kanyang supply. Yan, dito. Supply dito sa kabilang supply. Dito natin titingnan yung supply niyan mga katropa sa nandiyan lang lahat sa socket yan. Output mga katropa. So yung supply niya ay dito natin titingnan yan mga katropa. Nandito yan. Tingnan natin isa-isa. Yan. Ito siya oh. Yan oh. Supply. Diba? Resistance 0.1, 0.2. Yan. 0.1, 0.2. Yan. Huwag lang tataas dyan mga katropa. So lahat ng injector supply ito yan.
1, 2, 3, 4. Itong apat na to. Magkakatabi lang yan mga katropa. Yung sa coil natin. So ngayon, pupunta tayo sa yung naman magagaling sa input ng ECU, yung signal niya mga katropa, yung kanyang signal. So yan, nandito yan. Ay, yung kanyang signal, yung kanyang control. ECU control pa rin yan. Yan. So lahat ng nanditong side is pupunta sa ECU. Yan. Bibigyan ko kayo ng isa o dalawang ano. Yan. Nasaan na yung ating pin? So eto siya. Yan. Eto siya. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Lagyan natin ng tunog para mabilis lang. So yan. O, diba? Yan. So ngayon, punta tayo dito sa isa pang socket. Doon pa rin mga katropa. Yan. Dito pa rin sa number 5 pa rin. Number 5 pa rin. So iisa lang yung control niya. Yan. Lahat. Apat na coil. Diba? Lahat yan. Nandito sa number 5. Kaya once na bumigay yung ECU, wala pa rin kayong na anong signal. So ibig sabihin issue na yung problema mga katropa. Pag isa lang yung nawawala sa halimbawa yung number 1 nawala yung ano niya, yung nagko-control sa kanya, ibig sabihin harness lang yung problema mga katropa. Pero pag lahat wala yan, ibig sabihin issue yun yung problema mga katropa. Yan. So yun, yun yung ating coil. So pagdating naman sa coil, misfire. Ano ba yung misfire? Yung misfire yung incomplete. Yan, incomplete combustion, kaya siya nagmi-misfire mga katropa. So pwedeng panggalingan yung ating spark plug, yung coil, harness, yan. Injector, pwedeng panggalingan 'yan, or loose compression. Yan yung mga pwedeng panggalingan ng misfire natin mga katropa. Yung mga pag may problema sa random, apat mga katropa, random misfire, sabi. Random misfire. So pwede mo nang checkin yung sa ECU or yung sa harness or yung iba pang connected sa ating coil. So yun mga katropa, yung basic natin na ano sa pagdating kasi sa coil, simpleng-simple lang yung pag-check mga katropa, gaya lang ng sinabi ko. Yan. Pag misfire lang or palyado, pag kasi pag palyado pwedeng spark plug, pwedeng coil. Yan. Or pwedeng wala siyang supply dito sa putang ECU, wala siyang sa ground, hindi naman kasi pwedeng mangyari. Pagka kasi ground yung nawala, lahat wala na yan mga katropa, kasi iisa lang yung ano ng ground. Gusto niyo yung testingin natin yung sa ground para makita niyo na iisa lang. So ground. Yan. Ground ay ito yun. Yan, kung mapapansin nyo to, ito, isa, ground. Lilipat ko to rito sa isang socket. Diba? Lahat, iisa lang yung ground. Kaya pag ito yung naputol, checkin nyo na yung ground. Wala siyang ground, chinek nyo, walang ground. Isa, walang ground. Punta kayo sa pangalawa, wala pa rin ground. So, check nyo na yung harness ng ground, mga katropa. So, yun. Pagdating naman sa injector, mga katropa, injector misfire. Misfire pa rin yung problema niya pagdating sa injector eh. So yan, ito yung harness ng ating injector. Yan, ito yung harness ng ating injector. So ano lang naman yan, injector yan. Injector. Tingnan natin dito. Output yan, mga katropa. Tingnan natin dito yung injector. Yun no? Unang tusok pa lang, nandito natin siyang continuity. Tingnan natin dito sa kabila. Bila. Dito naman tayo sa parting baba naman yan ngayon mga katropa. Yan o. Diba? Ibig sabihin meron siyang continuity mga katropa. Yan. So yung ating injector. Same lang yan. Yung nandito sa kabila, nandito lahat sa taas yan. So yung nandito sa kabila, yung white is nandito lahat sa baba mga katropa. Yan, nandito lahat sa baba yan. Yan. Dito sa taas yung kabila yan. Testingin natin yung orange. Orange saka white yung color nya.
positive negative. Yan, no? So lipat natin sa kabila. Yan. So lahat naman kasi ng injector natin na white and orange lang, mga katropa. Kumbaga positive negative. So mostly yung nagtitrigger dyan yung ground. Tinitrigger galing ng ECU. ECU yung mag on ng ground para gumana yung injector. Nanggagaling signal papunta sa ating crankshaft, camshaft sensor. Yan, mga katropa, para mag open. Siya yung nag-spray siya ng optimized fuel lang papunta sa ating combustion chamber. Yan, mga katropa, yung ating injector. So sa injector, napaka basic lang naman, checkin natin yan. Tapos yung spray niya, pwede niya namang i-direct kung para ma-check niya yung kanyang spray. Malinis niyo, mga katropa, direct. Yan, sa ating injector. So yun yung ating basic information, mga katropa. Kagaya ng sinabi ko, ayan, meron akong diagram. Kaya mabilis natin na i-check. Meron akong ginawa na. Ginawa ko na para ma-share ko sa inyo kung paano ma-check. Para hindi na tayo nag-iisa-isa sa mga pin na yan, mga katropa. Kaya ako ginawa, mga katropa. Itong ano na to, yan. Sa injector, nandito siya, output. Yung output, karamihan, ayan, nandito yung mga output sa socket na yan. So nandito yung injector, tsaka yung ating coil. So iilan lang yung nakapasok dito sa ating ignition coil, yung kanyang control lang, mga katropa. Yan, yung control niya. Yung body ground tsaka yung supply nandito sa ating output socket. Yan, dito. Diba? Napaka basic lang yung ating sensor. Halos lahat nandito. So meron siyang dalawang naliligaw dito sa output socket. Yan. Pero at least pasok pa rin sa ECU. Nasa ECU pa rin. Kaya nga kaya nga meron yung ECU ng input tsaka output. Yan. ECU. Dali muna natin to. Ito yung ating ECU. Lagay natin to. Yan. ECU. Yan. Kumbaga, mga katropa, input, output. So sensor, crankshaft sensor, tsaka camshaft. So dito papasok, bibigyan ng signal sa ECU. Yung ECU naman, ikokomand niya yung output, yung injector at saka yung coil natin, mga katropa. Yan. So ayan yung magka-partner. Pagka mga hard starting, cranking without starting. So wag niyo, siyempre, wag niyo kakalimutan yung ano, cranking without starting fuel pump, siyempre. Checkin niyo rin 'yan kung meron bang umakyat na fuel bago kayo magpunta sa mga ano. Basic lang naman, nagka-crank siya, ayaw mag-start. So yung titignan niyo diyan, fuel. Spark ng spark plug kung meron ba. Yun lang naman checkin niyo diyan, mga katropa. Pagka walang fuel, siyempre saan ka pupunta? Punta ka muna sa ating fuel pump. Pagganahin mo muna 'yan. Palitan mo kung kinakailangan palitan. Basta magkaroon ng supply yung ating rail. Kasi positive negative lang naman yung pump na yan, mga katropa. Kaya wala tayong problema dyan. Kaya pagganahin mo muna, pakiyatin mo muna yung fuel. Pag meron ng fuel, ayaw para mag-start, pumunta ka na sa ating spark. Checkin mo yung spark kung may spark ba o wala. Pag walang spark, saan tayo pupunta? Siyempre, pupunta na tayo sa ating sensor. Check natin sensor, check natin yung harness. Yan. Pag okay yung harness, okay yung sensor, so siyempre wala nang iba, mga katropa. Ito yung nandito lahat para magkaroon ng supply ng kuryente, supply ng fuel. Yan. Ito yung magbibigay ng signal sa mga ating sasakyan, mga katropa. Lalo na mga electronic, mga katropa. So yan yung ating basic information about sa ating dalawang input tsaka dalawang output, mga katropa. Yan. Example lang yan, basic lang, mga katropa. Hindi tayo, ulitin ko, hindi tayo professional. Yan. So output coil, output injector, yan. Input crankshaft sensor and camshaft sensor. So yung kanyang utak, eto na yun, mga katropa. Start mo, magbibigay ng signal papunta rito.
pagka-start niya pupunta rito, lalabas dito, magbibigay ng spark tsaka fuel. Yan. Susukatin kung gaano karami yung fuel na i-spray tsaka kung kailan tayo mag i-spark. So yun lang naman mga katropa yung basic na ano natin. So ngayon try natin sukatin tong crankshaft sensor. 234 kilo ohms camshaft. So meron siyang 247.5 kilo ohms. So dun siya sa supply tsaka sa signal, doon ko siya inilagay. So yung nasa gitna kasi ay yung ground. Yan mga katropa. So siguro kapag sira, mas mababa, magiging ohms na lang siya, or mas mababa yung reading niya sa kilo ohms. Yan mga katropa. Kasi wala tayong ano, wala tayong sensor na sira mga katropa, kaya yung mga bago ito, working yung mga yan mga katropa, yung ating mga sensor. So yun, isa pang panggagalingan ng problema ng sensor kapag mainit na yung, halimbawa tumatakbo kayo, mainit na yung makina, bigla na lang din namamatay yung makina. So isa sa panggagalingan yung crankshaft sensor natin mga katropa. Lalong lalo na kung talagang defective na yan, bigla biglang bumibigay mga katropa. Hard starting, pwedeng panggalingan. So kung talagang sira siya, hindi mo talaga mapapa-start. Kung malfunction lang mga katropa, pag umiinit na, saka lang siya hindi na nagwo-work, so yun pwede, habang nagda-drive kayo, biglang mamamatay na lang. Pag uminit na, pag malamig, i-start uli yan mga katropa. Yan, ibig sabihin, palitin na yung ating sensor. So, kailangan yung i-scan para malaman natin kung ano yung problema sa sensor. Kung magmamalfunction. Pag nagmamalfunction, ibig sabihin, yun nga, pag umiinit na, saka bigla na lang, hindi nagwo-work. Meron naman na hard starting, talagang ayaw na siyang gumana mga katropa. Yun yung ating crankshaft sensor. So yun naman mga trouble code na parang yung hindi match yung timing niya, masisense ng camshaft tsaka crankshaft yan. Parang tumalo ng isang ngipin, or lalong lalo na sa mga chain type, so kagaya ng Peugeot, Mazda. So yung nagiging trouble code niya na magiging coherence. So yung timing niya is hindi sabay mga katropa. Kumbaga kasi nga minsan yung chain natin humahaba, minsan na yung ating CVT may problema. So kaya nagkakaroon siya ng coherence. Pagka na-detect yung dalawa na to tsaka yung camshaft, so pwede siyang retiming or change na ng bago ng chain or timing belt, or tumalon yung timing niyo mga katropa kapag yung timing yung problema. Yung dalawang ano, madidetect ng camshaft tsaka crankshaft sensor, coherence or other trouble mga katropa. Yan, yung mga pagbabasihan natin. Yan yung mga pagbabasihan natin mga katropa pagdating sa timing. So yung mga ibang trouble, kagaya na sinabi ko kanina mga katropa, napaka basic lang yung mga trouble nyan, lalong lalo na mga hard starting, walang misfire. Sa misfire, gaya na sinabi ko kanina, yun lang yung susundin nyo mga katropa. Yan. Nandito lahat yan sa engine harness, ECU, coil, injector, misfire. Kaya dapat i-confirm natin kung alin yung nagka-problema. Kaya pag troubleshooting ng mga ganyan mga katropa, kung ayaw nyo magpalit-palit, palit na ng spark plug, palit ng coil, palit ng ano, i-troubleshoot nyong maigi mga katropa. Take time. Huwag kayo magmamadali mga katropa. Yan, lalong-lalo na din sa mga ating customer din. So, bigyan natin ng time yung ating mga mechanic na gawin yung problema na sasakyan nyo mga katropa. Huwag nyo silang mamadaliin mga katropa. Yan. So, yung iba naman, huwag na kayong pupunta-punta sa ibang wiring harness mga katropa. Basic wiring lang, continuity test, ganyan lang, kagaya ng ginawa natin mga katropa. Para hindi nagiging spaghetti yung wiring. Huwag niyong babakbakin yung wiring muna hanggat maaari mga katropa. So napansin ko itong wiring ng Peugeot mga katropa, napakaganda ng ano, napakatibay ng kanyang unless lang dito sa isa na to, kasi ito napunta sa black eh. Mainit, so kaya nadurog. Yan. Kaganda ng pagkakabalot ng wiring ng ating harness ng Peugeot mga katropa. So yan, Peugeot yung ating example ngayon. So wala namang pinagkaiba sa wiring harness ng Mazda, wiring harness ng Hyundai, Toyota. Same procedure lang mga katropa yung gagawin nyo. Yan. Yun lang, iba-iba ng pwesto ng
ECU. So merong nasa loob yung ECU sa cabin, meron naman nasa engine compartment lang yung ECU. Mas mabilis pag nasa engine compartment yung ECU kasi hindi ka nalalayo, mga katropa. Mas madali mo siyang ma-check. So ngayon pupunta tayo dun sa isang ano dito sa socket dito, mga katropa. Iaano ko sa inyo yung socket dito kung ano yung mga naka-connect dito. So tara. So nandito tayo sa unit, mga katropa. Ilalagay ko muna yung kanyang ECM. Ayan. Ganyan lang yung sa ECM sa video, mga katropa. So ito yung sinasabi kong ito yung socket niya. Ito yung socket nung nandun sa ating main harness, saka yung dun sa isang socket, mga katropa, yung sa output. So ito kasing socket na to, ito yung nandito, mga katropa. Ayan. So itong socket na to, nandito yan, mga katropa. Ito yung lahat na nagko-connect dito sa kanyang ECM, ABS. So kung mapapansin nyo, mga katropa, ito, yan, magkaasawa yung wire na yan, mga katropa. Pag nakakita kayo ng ganyan na wire na nakapalupot papunta sa ABS, EPS, kung anumang module yung meron dyan sa ginagawa nyong unit, mga katropa, ito yung kanyang Ken High tsaka Ken Low, mga katropa. Yan, wala kayong mapapansin na ibang ano dyan, yan lang, siya lang, ayan o. Hindi naman siya pwede rito yung mga Ken High, Ken Low, kasi ito yung mga connected sa fuse box, BSI. So yun nga, ito yung kanyang Ken High, Ken Low papunta sa yung DLC. Yan, sa number 6 at number 14. Yan. So meron tayong video kung paano natin checkin yung supply ng ating DLC kung kompleto pa bago tayo pumunta sa pag-check ng kanyang kung aling module, kung anong module yung merong problema. Malalaman natin sa pamamagitan nito, mga katropa, sa pag-check ng ating Ken High at Ken Low. So ito yung ulitin ko, ito yung nagko-communicate sa ABS, EPS, lahat ng module na meron yung ating unit, mga katropa. Communication, yan. Siya yung communication. Kaya nagkakaroon ng communication yung bawat isa, TCM, ABS, kahit anong module, ulitin ko, mga katropa, yan. Ito yung nagko-communicate sa ECU. Kaya pag nagka-trouble sa ABS, sasaksak nyo yung DLC nyo, babasahin ng ECU yan. Malalaman nyo kung anong problema nyo sa ABS, sa transmission, sa EPS, or kung anong module. Yan, diba? Sa DLC kayo, sa DLC una manggagaling. Yan. Kung walang supply yung DLC nyo, saan nyo check-in? So, meron tayong video, gagayang sinabi ko, mga katropa. So, yun lang, mga katropa, yung about sa ating basic electrical, mga katropa, sa ating troubleshooting yan. Huwag nyo kakalimutan yung DLC. Meron tayong video kung paano natin check-in kung okay ba yung voltage nya, or may supply ba. Minsan hindi kasi kayo makapagkaroon ng makakommunicate. Pwedeng may problema yung DLC nyo or yung Ken High, Ken Low nyo, kaya hindi kayo makakommunicate sa makapasok sa ECM, hindi nyo mabasa kung anong code. So yun lang, mga katropa, yung dapat natin check-in. So yun, mga katropa, yung basic information about sa ating wiring harness. Basic na basic lang, mga katropa, kasi hindi naman tayo professional. So yan, dito yan. Yung isa dito, isa dito. So yun, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga basic explain natin. So ayun, mga katropa, yung ating basic explanation about sa 2 input 2 output, mga katropa. So sana nakakuha kayo ng idea about sa ating basic tutorial about sa electrical, mga katropa. Simpleng-simple lang. Para sa mga beginners, yan, sa mga katropa natin dyan na gustong matuto, yung hindi pa alam yung mga ganong kasimpleng checking lang, mga katropa. So hanggang sa muli, mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching, mga katropa, see you in my next video, peace.